Sa paggawa naman ng ating counter tsaka quarter, so ganun din, kagaya ng ginawa natin sa pagdrawing ng ating bump, magdodrawing tayo ng X and Y axis. Ito yung vertical at horizontal line. Okay, para dito sa ating quarter, so para makuha natin yan, yung drawing na yan, magsusukat tayo ng 11 cm. So, simula dito sa ating intersection na to, yung ginawa nating X and Y axis, magdodrawing tayo ng line o magsusukat tayo ng 11 cm. Ganun din sa kabilang side, 11 cm. Okay? Pero make it sure bago ka magdrawing ng line dito vertically ng 11 cm, nakapagsukat ka na rito ng 16.5 cm. Magaya nito, nakikita nyo, di ba? So, simula rito sa ating intersection, doon sa ating X and Y axis, magsusukat ka ng 16.5. Okay? Then, after nun, pabalik, magsusukat tayo ng 1 cm. Ito ha, simula rito hanggang dito, 1 cm. Para saan po yan? Para makuha natin yung distance nito. Okay? After nyo makapagsukat ng 1 cm, magdodraw kayo ng line papunta dun sa point na yun. Diba? Kung matatandaan kanina, nakapagdrawing na tayo ng square na 11 cm by 16.5 cm. So, bumalik tayo para makuha natin yung distance na to. Then, nag-measure tayo at naggawa tayo ng line papunta dun sa intersection na yon. So, nakagawa na tayo ng line na to. Okay? Susunod naman, kapag ka nagawa na natin yan, ito naman, yung distance simula rito hanggang dito. So, magsusukat tayo ng 5 cm. Okay? 5 cm. Ganun din, pababa dito. Dito naman, 4 cm. 5 cm din. Pero, dito sa point na to, magdodrawing tayo naman ng line pababa na 5.5. So, kailangan nakasukat ka ng 5.5 cm. Then, after nun, sa ano na to, line na to, sa point na to, magsusukat ka ulit ng 4 cm. Okay? So, para makuha natin itong distance nito, yung lapad nito, pati yung lapad din dito sa baba ng ating quarter. Okay? So, dito naman, sa kabilang side, susukat tayo ng 7.5 cm para makuha naman natin ito, yung lapad na to. So, 7.5 cm, gagawa ka ng line papunta doon sa ginawa natin kaninang point. Dito, yung sinukat natin. Okay? And then, after nun, pag nakagawa ka na ng line papunta ron, so, magsusukat ka simula rito sa intersection na to ng 8 cm. Yan, hanggang dito, 8 cm yan. And then after nun, sukat ulit, 7 cm hanggang dito naman. Okay? Pag nakuha mo na yung 7 cm na yan, so draw a line pababa, vertically. So kailangan, pantay yung pagkakadrawing natin ng line. So, yung sukat niya na yan, usually 1 cm. 1 cm yan. Lapad na yan. Okay? So, simula naman dito, sa point na to, magdodrawing tayo ng line o susukat tayo ng 6.5 hanggang dito. 6.5. Okay? Kagaya nito. 6.5 cm. O, yan. So, meron tayong 6.5. And then, para makuha natin to, yung distance naman nito, yung pababa na yan, susukat tayo ng 1.5 simula rito. 1.5 pabunta rito. Okay? So, dito naman, susukat ka lang ng
3 cm. So para malagyan mo ng point 'yon. Then do drawing muna ng line pababa. Okay? Tapos ano po ito? So ito yung allowance na 'yan, ayun yung pagdidikitan natin. So magsusukat ka simula sa line na 'yan hanggang dito ng 5 cm. O yung tinatawag nating 0.5 or 5 mm. Okay? So, ayun, para man makuha itong ating distance dito sa ating mga eyelets, so, susukat lang tayo ng 1.5. Simula ron, di ba, kanina, nagsukat tayo 5 cm. Bababa, may line tayo pababa na yun. Nakinuha natin dito. So, susukat tayo ng 1.5 cm, ayun na yung distance natin dito. So, bawat pagitan ng ating eyelet o yung butas na yan, magsusukat ka ng 1.5 cm din. 1.5, 1.5, 1.5. Para makuha mo yung mismong gitna ng bawat butas ng ating eyelet. Then, after na ma-drawing natin uli yung mga lines na yon, so gagamit tayo ulit ng French curve. So, ganun pa rin. O, para makuha natin yung bawat kurba nung ating din-drawing. So, ayan. So, ayan. Yung curve na yan sa likod. Tsaka pa maging dito. Okay? So, lahat ng curve lines na idodrawing natin, gagamit tayo ng French curve para ma-perfect natin yung bawat kurbada ng ating quarter. Then after nun, once na drawing na natin, pwede na rin natin siyang i-cut at i-transfer sa cardboard. So meron ako dito example niyan na nakat ko na. Ito yan, magiging itsura niyan. Pag nakat nyo na yung ating quarter. Okay? So yung quarter na to, itong din-drawing natin, andyan na rin yung para sa ating lining. So itong portion na to, itong portion na to para sa ating quarter lining, ito naman sa likuran bahagi, ito na yung ating counter lining. Okay? So example niyan, ito. Meron din ako niyan. So ito yung ating example ng ating quarter lining. So kagaya na nakikita nyo, ito siya oh. Nakat na. Diba? Okay. Para naman makagawa kayo nito, ito yung tinatawag nating counter lining, magpo-fold kayo ng cardboard kagaya nito. So, iti-trace nyo lang sa likurang bahagi ng din-drawing nyo. Kagaya nyan. Kapag ka binuka nyo na yung inyong na-trace, ito na yung kalalabasan niya. So, ang tawag dyan ay counter lining. So, once na nakat nyo na yan, as same as dito sa ating, ito yung bump, kagaya kanina, di ba sa ginawa natin, ready na tayo para mag-trace ng ating upper para sa ating plain derby. Okay, so kailangan lang natin yung mga materials such as leather at yung ating lining. So, ano ba yung usually ginagamit sa lining? Ang usually na ginagamit sa lining ay pigskin. Okay? Doon sa atin namang upper material, kahit ano, basta depende kung ano yung gusto mo, kung soft leather siya o tan leather, basta it's up to you kung ano yung ano doon. Pero usually at normally yung ginagamit sa lining ay pigskin. Okay? So, ayan na yung ating nagawang pattern para sa ating plain derby.